รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุในกว่า13ปีควรได้การแนะนำสวัสดีค่ะวาตาชิวามาร์คแอนดรูวาตาชิวาเบรวาตาชิวาอานี And welcome to my second vlog. So we created this vlog. This vlog is intended to answer the questions that we have posted in our social media accounts. So first, mag-catching up muna kami with our lives because almost 2 weeks na wala nakita. Sure, Ibs! Dapat din, Anna. Very sweet ka kayo. Yeah, it's so hot right now. Oh my God, Mark. Rainy season, di ba kami? I know. Yeah, it's rainy season. June, July, August. Her hot ka anxiety. Yes, it's so hot. By the way, follow them in their social media account. It's Riverage on my Twitter, Instagram, and my TikTok account. And for Aisa. Crazy. Jajamon mangutiyang. It's very 2020. Guys, follow Aisa on Twitter. By the way, guys, follow me also on my TikTok. I just started my TikTok. Yeah, we saw that. Crazy. Guys, we have also our friend here, so she's not included in our video. Yes. So, Hi, Sa. She's having her online class, summer online. Yeah. Say hi to the freaking camera. Tanya the bitch. Tanya. I'm Tanya. Shut up. Follow me on my social media account. Yeah. My Instagram and Twitter, Tanya Madrid. Thank you. Yes, thank you so much. So, let's start with the question. Yeah. Let's start the question. Okay. So we're going to start for the question and answer portion. So first question, ano ang skincare mo ate? Si Ali. Go oh Ali. God. Skincare. Sana all skincare. Let's talk about skincare. Oh my God, guys. Actually, the country ko ginagabi ko skincare. Pero now, nag-stick na ko sa warm. Na makahiyang sa akong skin. Talawa siya. Was that a tan? Mary Kay? Yeah. Before, nag-use ko Mary Kay. Actually, guys, naging model na siya sa iyang sa isa ka skincare doon sa Kidapawa. Ang skincare na to is Prestige. So guys, gi-itchi ka ang ano to, hindi mo na ano. Nag-try ko guan. Rejuvenating, di ba na siya? Yan. Yes. Nag-try ko ana, and then nag-young man siya, tapos nag-send tong seller sa ako, ng picture na ako before, na dagang yung pimples. And now, limaw to, tapos ako makichange. Nako'y dare, alis, alidulay mo ang face. Ayaw. Guys, actually, funny kayo na siya nga vid. Yeah, tas anyway, mauna to. Tapos, so ako yung gina-use right now is Dermacord. Dermacord ba yun? Yes. So, if ever na gusto mo magpalit o Dermacord, guys, PM Audrey. Yes, Audrey, ito na ako, nag-glass skin shot. Check na si Nariki, o hindi na din kayo. Gani. Yes. So, tapos siya pa yung pinaka-prepared karon kay with all the With all the makeup and everything you should right now. Moving on, ikaw na do. I just buy my skincare over the counter sa Watson's. Yes. Anyways, this vlog is not ano ha, is not sa tawag anak. It's not sponsored by sa akong mga skincares. Yeah. Yeah. Over the counter, like, just the usual Koji San, St. Ives, and katong aloe vera na kuan. Wala na akong ginagamit. Answer. So wait lang. So ako is like prayers and water lang yun ko. Wala dito ko nag-skincare. Seryoso. Crazy. Wala ko nag-skincare. Masig mag-ato pa mo sa mong house. Wala ko skincare kayo. Tanawa. Confident yun ko. Wala dito kay pimples. So yun. So our next question is coming from ano friend gapo ni Andrew. Yes. So second question is ano daw ang dream job namin. So yun maliban sa
maliban daw sa blow. Ah! Oh my God, nakatawa ko. Yes. Oh my God, Raikan Topini. SPG. Yes, Alicelle, yung dream job. Oh my God. Okay, ang akong dream job, Jody, is aside sa... no, gusto siya na ako maging FA, guys. Tapos, ano, work abroad. Isa po na ako na sa pangarap na makatrabaho sa abroad. Na kaubay na ako akong kuya soon. Yeah, ikaw. Yeah, same naman ni Alicelle. We're both tourism student. We both want to fly. Pero pag hindi pa pala rin, siguro, I want to open my own coffee shop. Yes. Kasi mahilig siya sa coffee. Yes, yeah. I super like every coffee morning. Crafting every morning. Murag siya, like pibain mo siya. Sure. Hilig siya ka ng cold na coffee. Iced coffee. Every morning. I don't like hot drinks. I ikaw, Brad, ask mo mong dream job. Aside sa mag-connect ng mga boys. Actually, my dream job before itong college pa ko is to be a nurse. Then mag-abroad. But suddenly, na-inganyo ko sa business side. So I graduated Bachelor of Science in Finance. So karon I am connected sa isa ka electric company dito sa Northcote. So moto murag actually wala nang pinako siya gina-push kay kung unsa ang ako ang word na wini nako or na happy nako kay nasettle na pud ko. Then siguro kung wala ni siya na work siguro wala ko balo asa ko po nito siguro tambay. So next question is para sa inyong tatlo, ngano hawod kaayo mo magpitik? How to be you po? Tuloy ko ninyo please. So ako mo question. Wait lang. For the benefit of all, pitik means volleyball. Oh, tama pala, yeah. Sorry, yun. Volleyball ang pinag-uusapan namin dito, guys. So yun, kasi volleyball players kami tatlo and including yun si Tanya kanina. Yes. And, best opener. Yes. So, my offers mag-answer. So, before, kay elementary mo ko nag-start og volleyball. So, siguro kay kanang, if, siguro no, kanang if ma-love good ni mo ang imong ginabuhat kay, dili ni mo mabalaan ba nga, naabot na dahil siya sa imo, pero marag na lang kay kailangan i- Wow, very MMK kaayo. Dili man, like na siya hugot guys. Yes. Oh my God. Kanang like kailangan nang gyud nimo siya pag sikapan nga mura siya mabuo nga ano, mura kailangan mo makumpleto to siya. So kato since grade 5 pa ko nag-start og ano volleyball. So ang ginabuhat kay nagapractice lang ana-ana. Tapos siguro kung if ingon sa uban tao na like, kanang sa tawag ana kanang like wala man Japan ka nag-improve or wala ka nag-ano. Actually, siguro, muna po siguro itong best sa ubang tao. Pero, like, before, itong nagadula ko. Oh my God, we need to cut off that time. Crazy kayo mong isa friend. Give volume man yung tama ng radio. Oh my God. Sige na, Brett. Moving on. So, wala po naman ato, guys. So, moto siya. Antod na high school ko. Pasalamat lang gid mi sa isa na mukha coach dati tong high school ko si Sir Galvez. Actually na coach pala nila yes. Magkando. We have different schools mga dress kada pawen in. Like mid school kami ni Andrew, ako og si Ali. Pero na under lang ko sa katong coach is na lang siya nag-coach sa NKC og sa SMAC. So sa kabalo sa lugar nila ay kanang school na NDKC, Monong Notre Dame of Kilapawan College. Tapos ang SMAC is si Mary's of Academy. Ah, na-coach na ako siya kay katong Milo Olympic pala. Nangyayano siya. Yeah, so, yun. Actually, Mary siya na-coach kay like, Bisaya. So, pumunta kami doon sa Manila before nag-compete, ganun. Actually, mas maganda talaga kapag ang foundation ng mga players, lalo na yung mga bata pa, is exposure kasi yun yung kailangan lahat.
So, ikaw, anong masabi? Me? Yes. Siguro na, actually, na-influensyahan lang po ko mag-volleyball with my friends and also my cousin. Ang cousin ang first nagtulo sa ako, actually, nag-start po volleyball is grade 11. That's first year college, supposed to be if wala K to 12. Yes, ako nag-start and then timing po na si Sir, I mean timing na si Sir Galvez din yung naging coach namin sa aming school. So there, actually I like his strategies because the way siya na mag-teach sa amin is hindi lang niya gina-teach kami from our skills but within ourselves mentally sa loob ng court because sabi niya sa amin that volleyball is not all about yung palakasan ng palo, but it's all about yung parang how you think inside the court. That's how you strategy mo inside the court. Kung, for example, yun, pag mag-spike ka ng bola, paano mo siya maparaanan na ma-score mo yun, ganun. Yes, that's how. Which is, nawala na sa akin ngayon. Okay, super duper, pagka-uban ako ni sila, I'm so pressured inside the court. Sure, yes. Pressure. Pressure juke ko kay guys, alam niyo ba pag si Mark Andrew kalaro na ay kasama namin sa court, like pag kasama ni Mark pag napagalitan yun siya ng isang teammate namin or siguro na. ang mood ng isang anong teammate namin kay beast parang mode. Ayan, beast mode. So, especially si Bon. Bon and Tipoy! Tipoy and Bon. Girl, ano si Mark Andrew? Wait lang. Ako. Mag-ilom na na siya. Ako. Mag-pressure ko. Okay, ako at umali like that. Yes, pero... Pero back sa... In my senior high school days, I was, oh my god, my golden days sa volleyball, nag-bloom lang ko ato, which is, gitawag ko na nag-iron wall. It's because, I'm going to tell you, because of my crush, oh my god, di ko kami lumapalo ato, pero na ako yung block. Na ako yung block ato. Imagine yung crush, first na kabalo. Shout out sa crush Mark Andrew. Iron wall. Yes, ato kay. Gipraktisan din ako ng blockings kay di man jud ako makuha ang okay, para sa iya ha. Yes, yeah, para sa iya ha. Grabe ka tanga. So kato siya, I just get him as my inspiration. Him. Yeah, mm-hmm. I just get him as my inspiration. Hantud sa kuha, nakasulod ko and then nagsulod ko og kanang varsity pud pagka college but then I back out kay dili na ako kaya ang time management na ako dito kay na ipa-influence ako mga friends, plus friends pa na ako din sa Kidapawan, and also mga classmates. So Ali, how about you? Okay. Napari volleyball. Wala, for me, way back nung elementary and high school, nagadula-dula lang ko, tapos, ano, pag-college jud ko na marag na-exposed jud ko volleyball kay, nakita man gud ko ni Sir Shane, ni Ate Shane ato na tapos iya akong gi-invite na why not mag varsity ko sa school ano ko tapos ano ko na hala Sir Oy ayun na ay bisaya na at actually guys I told them na we should speak in Tagalog or English kaya kapi kayo magbutang ng captions it will take me for a 2 weeks, I guess. As in, so magdagalog yung di Ali. Yes, Alisa. Okay, noong mga panahon na yun. Sunday, hindi na mo may magiging Tagalog. Yeah, magtagalog. Oh my God. Yeah, and then na. Oh my God, pwede mo ko ang Taglish. Na Taglish. Sige, ito ako yun. Nakita ka natin, Shane. Oh yeah. Nirecruit ka ni Ate Shane. Yeah, tapos nirecruit ko ato ni Ate Shane and then doon, nag-focus ako, char. Tapos, exposure. Tapos, training lang talaga. Tapos, na-coach po na ako si Sir Galvez sa Manila Olympic. And mong God, basta makuhaan ko sa volleyball ko yung kasamaan lang ko before. Just like Mark Gamay po na siya, guard, yeah, guys. Tapos, Mark, okay, ma-pressure po ko. Pero, si ini tatlo. Yeah, Mark. Sure, may kamagod mga saba sa amua. Hello, gamay po ba ako, guard, no? Especially katong di kasaban jud ko ni Sir Galvez win ka ng training to kay sayang daw nga ako ang power daw sa akong pagpalo tapos girly daw kay magtapos di ba ako ma-apply so mauto board game ano lang talaga training lang talaga mong ma-advise yes training to tsaka exposure exposure guys
if babae kayo or like lalaki, I prefer kung wala nang COVID, makipaglaro kayo. Like, ako ha, like, ilang years na ako naglalaro, kasabay sila. Lahat ng mga kasabay ko LGBTQ+. So, lahat sila kapag naglalaro ng volleyball, sumasama ako. Then, kahit lalaki sila halos, nakikipaglaro pa rin ako kahit maano ako sa matamaan ako sa mukha, ganun. So, just to cut it through, mag-alis na ang friend namin. Yeah, so kami na lang mag-continue. Kami na lang mag-continue. Orong-orong. Giiwan niya si... Kasi iiwan niya talaga. Nagtumag niya. Alangan. Alangan. So, yes! So, next question. So, how do you know when you are with the right friends? For me, Kyle, like, siguro, ma-realize mo pag tumatagal, malalaman mo kung sino yung mga taong gusto mong sabayin or gusto mong makasama. Kaya may instance din kasi naman na kapag bago mo lang sila na-meet, parang tagal mo na sila kilala, ganun. So, I'm with my friends na ano, parang chill lang. Gusto ko kasing ganun since madami kasi yun akong friends and gusto ko parang sinasabayan ako sa trip, ganun. Kasi may mga iba kasi na parang pinipressure ka, ganun. And sa question na ito, feel ko nasa tamang friends ako kay di bale kasi, for me kasi di bale kung binabackstab ako or ano man yung mga sinasabi nila tungkol sa akin, is that, alam mo kasi yung anong totoong ikaw, and wala ka naman kasing kailangan i-prove sa ibang tao. Correct. Kailangan mo lang i-ano sa kanila na ganito ka, and siguro ko naman kung may kamalian ka man sa buhay, pwede ka naman makinig sa kanila, ganun. Pero hindi naman talaga to the point na kailangan talaga i-absorb talaga yung mga sinasabi nila. So yun. And ano, parang mas prefer ko din kasi na yung mga friends ko na nandito is hindi talaga siya like, tawag niyan, parang lahat kasi kami dito, pantay-pantay eh. Wala naman siguro naglalamangan. So, I'm happy kung sino man yung mga totoong friends ko na nandito. Yeah. Hindi ko alam kung tama ba yung sinasagot ko or ano. Ako na? Oh. I'm sorry, it's my turn. So, before anything else, just a recap. Our friend, si Alicel, is aalis siya because may pupuntahan siya. Pagbabay siya sa vlog. He has some errands to do. Oh my God, bye guys! Guys, wait lang! Wait, I know! So for me, how do I know if I'm with the right friends? I believe in the supremacy ba jud na or what? Of supremacy. Na, kuan. If we haven't chatted for a long time or dugay na ta or matagal na tayong hindi nakita, we'd still be friends, ganyan. And we still, yung parang, yung the way na mag-talk tayo na parang, like, for almost a year or a month, hindi tayo makita niyan, we're still like, the usual things that we do, like that. And also, you're honest with your friends and open kayo sa isa. And then, at the same time, you vibe with each other. Yes. That's like the that. Important thing. Sa mga friends. Yes. Yeah. Like kami, yung we don't talk too much sa social media, diba? Okay. And especially like if ever na, siguro no, may times na pag mag ano tayo kay parang sa isang, for example, sa isang meme or isang video sa Facebook or sa ibang social media, parang ano lang, parang casual na itag, parang magka-convo, ganun. Yes. So parang same trips, ganun. Parang, ganun. Basta, ewan ko yung ka-explain. Or mostly all about snakes. Yes, kaya, guys, if you know na, if
for the benefit of doubt. Dili oi. Like kanang kabalo mo guys, dali sa amo ginatawag mig bitin. You know what's bitin? Dili nang natural or literal na bitin guys sa like kanang bitin na kanang mga has. Yes, yung kay, parang ahasin yung especially Alisel, bitin to siya. The one who just left. Yes. Motoy pinakabitin bet sa among bet. Yang bitinan. Yes, actually, gibabantay na ko siya ang ako ang baby boy, and then he was just like, okay, tapos siya ang naan. Bet na niya. Bet na niya. Guys, dili mo sali kay Alisal mo mga bet kay mabeta na niya. Beta na niya. Mo na usay gani pag naa kay crush, dili gyud mo ingon sa iya ka i-search niya sa Facebook. Kun di i-search sa Facebook kay iyang i-add god, matingala na lang kada friends sa sila. Pero moving on, so let's next proceed question. To the next question. So, fave ikal or lalaki, ganun. Yun 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 yun. Yes. Baliktaron so, lang. So, yeah, lalaki. Mag-set na lang ta, international, local, o kanang crush yun mo na person. Within kita pa, walang din. Yes, okay. Okay. Lang. So, kisa. Pero, characteristics lang ha, di. Yes. Features diaper. Did you know to, ingon dito ko kinsa. Mm-mm. So first, ako mag-answer. Chris, ay dili ko mag-ano-ano. Siguro for me kay international. In love jud ko kay ano kay Paul Klein. If you know Paul Klein, charot. Paul Klein is the lead vocalist of Lainey. It is a ano yun sala? Band. United. Dili yung United Kingdom. Australian? Hindi na Australian. Kalimit ko sila lang band. Basta sila is one of my favorite bands and especially si ano, si... Sino nga yun? Yung sa Love na lead vocalist. Crush ko din yun. Actually, madami akong crush na ano artist. Hindi talaga like artist na ano yung actress or actor. Ano siya, artist na kumakanta. So, crush ko si Bazzy, si Ross, si Post Malone, si ano, si dami. Mine. Ano, si Promise, I love their vibe. Khalid, and ano, yun nga, si Lainey and Love. God. I love you, everyone. Charot. So, pagdating naman sa look, ay sanon, National. Tama ba? National. Kung national is... Bet ko kasi si ano, si Ska Stockley. Crush na crush ko yung mga songs niya. And... May crush ba ako na, no? Feel ko wala akong crush na... Ano, local artist. Within here? Or hindi, artista. Sa... Dari sa Philippines? Dari sa Philippines. So, ay crush. Tama ba? Nasa tamang direct... Ay, crush na yung si Donny Pangilinan. Oh my God. Then, Grace sa local. Yan ang ingan. Actually, gaga kayo siya. Gaga kayo siya last night. Ay, yung ni Chika. Ay, magkagaga lang man. Ah, like, okay. Ano siya, di na daw niya kaya. Mag-cry na daw siya and everything. My God. But, super duper gaga 100%. Guys, actually. Alisel, oh my God, this is still going. This is still going to my vlog. And yon, tapos din sa local, nakay crush. Pero yung i-mention ko, unsa siya. But one of my characteristics sa kalalaki is mabait, cute, and siguro may ano na plus points ang matalino more bright. So yun, pero may crush ako dito, pretty ko sabi ko sa inyo. Konyo, yes, taga-Adobe ako. How about you, what's your ano, my international crush? International crush, daghan po, marami. So many, yes. Tingnan siya kabigaon. Sure, oops, behave lang jud ox. I'm super so, duper behave. Mention na yung mga so my international crush is number one. International. My number one talaga na crush ko is si Puin. Who's Puin? Sa Thai? Sa Thailand. Si Puin. Like,
Yeah, baby face siya. Actually, he's younger than me. Like, what the fuck? Pero, ano kailang face, no? Mga baby face. Pero, I didn't know na yung ato na the young age. Pero, yes, he's so cute. And at the same time, mga features na like na ako sa isa ka guy. Like, yung jawline, yung collarbone, and everything. Like that. National is, I don't have a crush sa national. Yes, wala ko yung crush sa national. Local, I don't want to talk about that. Anong kay crush? Sa local. Wow, ha? Marag wala na akong chika sa imo, ha? Wala. Crush lang man. Ah, okay. Okay, katulang. International. Nag-focus ako. Ano lang imo ang characteristic? Niya. Niya. Di lang ko di may yun siya. He's funny. Like, kanang, sa to, kanang, kanang every time na mag, may kagpasi, mas feel na ako. Okay. Ayun na, like, ayun na, iyan na yun sa'yo. I think, di mapudga po nila may balaan. Ayun lang, pepper at his siya. Ato, he's funny na, kanang the way na mag-view siya. Girly-girly man po siya, pero, okay, okay, that's enough na, enough na. So, next question, we'll be moving on to our next question. Question na to is, anong, bakit daw, ahas daw si Alicel, tapos si Ate Bre kay Butan? Ako mag-answer. I'm just being me. Ako mo dapat mag-answer. Di, ipatubag na ko, kay, ipa-answer ko kay Alice, kay Mark Andrew, kung bakit ahas si Alicel. And ako, mag-answer ako kung bakit ako mabait. Hoist! Pwede din na. Yes! Why not? Crazy. Oh, go. Ano daw ah si Alicel? Ano ah si Alicel? Alicel, friendship, gabon ta after ani, ha? By the way, nasa mo ay mong key. So, yes. Pag mag-FO is key, balik dyan nato ni. So, nga nung ah si Alicel? Well, Alicel, he has a fragile heart. Char! Fragile. Oh, ako din. Fragile heart siya. Dali siya ma-attach sa isa ka tao. Tapos, just like Ate Brett said a while ago, mag-watch out ng kasi aha because he's so, ana, that's what we say, ahas, or yes. Gestures that you're a snake. Brett, you're such a snake. Ana, you're such a snake. Yes, fragile lang dun siya. Again. Just like, maging ko siya, bantaya ang ako ang kuan. Ending kay siya na di ang na-inlove ko. Oh my God, Alicel, unsa na? Like, so, ano dun siya? Like, bitin dun siya literal. Bitin dun siya. Ay, ka na. Basta. Mga bitin. Why is it? Diba, everyone? So, this question, kay gika ni siya sa question ni Alicel. Pero mostly sa questions nila is, nga nung ahas ka, nga nung kinsa dyo tinood na bitin, nga nung bet mo sa inyong bet, or how old, ay, nga nung, ato to kong nabasa na bitin, sabanay bitin, siya dyo na siya mo nang i-question sa iya, ha? Yes, mostly ang mga questions na pang ahas-ahas is naa sa, ano ni Alicel, sa iyahang question, di ba? Yeah, mostly sa iyahang i-send. Yeah. Well, Samoa is kanang just the usual stuff that a normal people would ask like that. So yon. Next is nganong wala mo mga uyab tatlo paki-explain daw. Oy. Okay, Lance. Explain na mo. Wala to jud na uyab ba? Yes. Sige pa-egg sa COD. Sige pa-egg si Lance sa COD niya. Maabtan na lang kagkadlawon, maabtan na lang ka, baka graduate na lang siguro ka, or mahuman na lang ka probinsyano. Huwag yapon kay Uyab Day. Pag wake up, please. Please, pag wake up, Lance. Oh my God, ako na naluwisa yung mga kay, ah! Ginawin kita ni niya, ano? Amot anak niya. Nigwapahan siya siya sarili. So, i-answer na mo ang question na ni. So, kasi mo nag-answer ikaw. Kato naman akong answer. Period. Period. Ako, i-answer na ko yung question na kanang with all my heart. With all. Tito, i-contento na ko sa akong life right now. Sige, go. Like, contento na ko sa pagiging, you know, single because I've been through, you know, kanang parang feeling palang good pero kanang murag something na kanang murag dili, basta later na ako i-answer na murag. Nanay nag-questions ako, ana, later. Seryoso? Mm-mm. Ayaw tawa-tawang taas. Yes. So, me, mag-answer ko ato. So, ang question is, nanodo wala daw may mga uyab. Siguro for me, ha, like,
Sorry ma'am for ano, di lang kung makit ano man nga video. Sorry kung I lied. Shout out to Ate Brex, ma'am. So, ma'am, ano kasi before is dami na ako na ex and oh, that was grade 5 or grade 6 nagka. Oh my god, nagka-boyfriend. Oo, nagka. So, yun and that time kasi parang syempre puppy love and all. So hindi ko alam kung yung ano talaga yung real world ng magkarelasyon. Tapos nung nag-college ako, hindi ko na sabihin kung ilan before ha. Tapos nung nag-college ako is may naka-fling ako na isang tao which nag-realize sa akin na I should be parang maging matured ako or like parang ewan, parang kailangan ko mag-grow. So as time goes by, parang hindi ko alam kay may tita din kasi ako na naglaon. Oh, yung walang asawa. Dalagang gurang man sa Bisaya. Dalagang gurang anak. Tapos yes, kami sa kong isa ay kami dalawa sa kong pinsan, the same kami ng parang pananaw sa isang ano parang relationship ganun. So usually kami pag nag-uusap kami parang sabihin namin pag may boyfriend ganun, sabi na ay mabulag lang gyapon na ana, 'di ba, bitter kami. Pero actually isa sa nag-realize ako na nga no one to turn is wala ko yung boyfriend or like dili pa ko ready is tong si Pau Kimberly. Sikat na siya sa TikTok. She's a flight attendant from Philippine Airlines but or Qatar Airways. I'm not sure. I don't know. Basta check her ano TikTok account, si Pau Kimberly. So yun. Naganahan ko, ay na, sorry, nagustuhan ko yung ano niya, yung perception niya pagdating sa lalaki. Kasi sabi niya doon is, isang video niya is, hindi daw niya kailangan yung lalaki na alagaan siya. Hindi daw niya kailangan yung lalaki na parang magparealize sa kanya na worth siya, ganun. Or hindi niya kailangan lalaki na para parang i-love niya lang, ganun. Gusto niya kung may magdating doon na right man for him is gusto niya na parang plus, parang bonus, yung parang mas extra pa ang binibigay ng taong yun sa life ko aside sa love niya lang ako. Parang yun, parang mas gusto ko may extra chill. Ay parang mas extra add-ons good sa relationship. Kaya like, what if, di mo man kasi masabi na pag once na magpakasal kayo, di kasi lahat, di ba, na nauuwi sa magandang kasalan or nauuwi sa magandang buhay. Kaya most of the time, madami akong kakilala na broken family. So yun, parang hindi ko minamadala yung oras na yun. So, kasi actually enjoy pa rin ako kasama yung mga friends ko. And even if siguro kung magtanda ako, nakikita ko pa rin yung sarili ko na kasabay sila. And I treasure it every single moment na magkasama kami. So yun. Yes, actually Ate Bre is always standing up for us. Like, na-remember ko yung times na super late kaming nag-uwi. Galing kami from volleyball. Then, in front sa inyong gate. Yung may nag-away sa amin. Yes, you just stand out for us. Yes, pero syempre, bastos kasi yun na lalaki, guys. So yun, parang, syempre, sino pa naman hindi mag-tang? May ano, yung question na yun. Yeah. Dami naman ang questions niyan. Who is your biggest crush? Yes, akong biggest crush. Crush is si Puwin lang dyan. Always Puwin. Ako kay Naa. Biggest crush. Ch-
Char lang. I wait. Oh my God. My biggest crush sa Mindanao lang daw. I forgot to read. Who's your biggest crush? Tapos dapat alang Mindanao lang, no? No international crush. Oh my God. I just shared si Puwin. Ah! Crazy. Na-share naman na to. I crush lang Mangun. Biggest crush? Now we can. Oh my God. It's highly confidential. I'm so sorry. What are we biggest crush? Ay, Gomen. Yeah. Sorry, I'm so sorry. Nag-conversation me under the pillow. It's pillow time. Actually. Sorry, guys, for we can't answer that question. I'm so sorry. So next is if you were given a chance to have a tree wish, what would be it? Gumay lang ko wish. I mean, babaw lang ko wish. Siguro ang first wish ko is my genie man. Gusto ko na kompleto yung family ko. Charot, dilakso ako. Actually, I've been dreaming for a long time. Ay, parang way back talaga yung before, ha? Siguro, ito talaga ang last nag-wish ako. And that was March 14. Charot. 2021? Hindi, 2015. Matagal na to eh. Nag-last ako nag-wish. Actually, ang last wish ko is sana ayoko mag-iyak. Char lang. Very showbiz. Chika-chika ka. Like, ang wish ko nung that time is sana ano yung regard na magtagal pa ang papa ko, ganon. Kasi I've been dreaming for almost a decade before na masayaw ko sa pag mag-debut ko, but suddenly happened na matay siya, so wala. So yun yung first wish ko before. Second wish ko ngayon na may edad na. Three wishes. So second wish is maging mayaman. Charot. Second siguro maging mayaman. Di naman sa sinasabi na parang super rich ka. O like parang gusto ko lang na mayaman because gusto ko makahelp ngayon sa panahon ngayon. Very showbiz ba answer ko? Gusto ko makahelp ngayon kasi since pandemic and madaming magugutom na tao and maraming ibang tao na may pera pero siguro naman wala sa isip na tumulong. So, gusto ko, if ever man lang, mabigyan ako ng pagkakatana. Kami mayaman. So, why not? Diba? So, next is last ko na wish is good health sa lahat ng family ko. Kasi, wala akong ibang treasure kundi sila lang talaga lahat. And, I couldn't ask for more gifts or wishes na magdating sa life ko. Basta safe and healthy sila. Yun lang. How about you? Me, my first wish is always and will be good health and long life sa mga loved ones, including my friends and my family. Second is, yes, yung makatulong, like, if you have lots of money, like, yung dumating yung lindol dito sa amin, like, yung natulungan lang namin is yung mga relatives lang namin dun banda sa kung saan yung what we call this? Saan yung super duper na salanta ng lindol. And then the last one is a happier life. That's all. That's my three wish. Question coming from Alison. I mean, gikan sa iyahang social media. Unsaon ni mo pag-treat sa imong best friend nag-ahas niya imo uyab for one night. Huh? Ako ang answer ana kay Alisel is, remember niyo tong nagadula patag volleyball sa New Bohol? Naging siya sa ako, what if Mark ahaso na ko si Kuan sa imo? Ano kasi, basta friends gyapon ta. Siguro for me, dili mo mag-change ang imo. For me lang ha, siguro lilay man ta og approaches. Pero for me, kung if ever ingana, ihatag ako is basig dahil na betan po siya sa kong uyab. Wala siguro yung problema if you are kanang open na kung possibilities na may tabo na sa imo ha.
pwede man siguro ni mo na ma-advise sa iya na kung muna iya ang gusto, de ihatag niya mo sa iya ha, since love man ni mo. Pero kung one night stand na kanang like, kanang like unexpected kay nag-inom or nahubog lang, is okay lang gihapon. Dili mong good, for me lang ha, siguro for me dili kawalan ang mauyab or mag kanang uyab ni mo or imuhang relationship karon kay what kanang mas important is ang imuhang friends and your family. Yes. Kasi ang friends mo is mas kilala ka kung sino ka and they can really be your parang body pag in terms of problems and difficulties ni mo, marag ka lang, like, siguro, di ba marag, like, siguro kapag, for example, ka nang magka-problema kayo ng boyfriend mo, sino man naman tatakbuhan mo, wala ka naman pamilya mo, mostly friends. So, syempre, kung ako, is, mas dinavalue ko pa yung friendship than relationship. Yes, I'm always telling that to someone. Na gulubi mo. I'm always telling that to someone na if I spend more time with my friends, it means na mas nakakilala sila, mas una silang dumating than your boyfriend. So you better choose wise, girl. Next question is kani. Do you kani ungi? Kani. Do you regret loving someone in your past love life? If yes, why? Di ko wala. Kasi they become parang lesson for me na if mag-love man ko, next is siguro. Yun, ang question na yan is hindi ko siguro na never pumasok sa mind ko na nag-regret ako dahil sa past relationship ko. Because, lahat naman siguro tayo is maganda naman talaga yung parang hugot if ever na pag nag-break, parang lesson mo na dapat next time kung magkaka-boyfriend ka or magkaka-relasyon ka sa ibang tao is parang kailangan mo munang usisihin kung sino siya or ano ba siya or sino siya sa bahay nila or paano siya as a person or paano siya as a boyfriend or soon to be asawa, ganun. Parang ganun. So, yun. Parang wala akong nire-regret kasi lahat yun may lesson. How about you? Me, I don't regret. Ew. Wala. I'm actually nagkikipag mga kagagahan tong una since high school. Karon yun. Wala na. I'm happy and contented. Yes, that's all. So I don't regret loving someone in my past life because as what Ate Brett said a while ago, they're a blessing. People come and go into your life. It's either they become a lesson or a blessing. That's all. You just need to accept them. Na, nasabi na kasi ni Andrew lahat. So for me is, siguro ano lang, be the best version of yourself. And parang, if you meet someone na siguro na natanan dito yung mong characteristics sa guy, is embrace na parang, siguro know him or sabi, like, if ever po day na ano like wag kang maging marupok or just like our friend wag kang maging marupok or nag-storya siya, wag kang maging marupok and don't ever settle for less good na ano, basta know your worth good as a person. Kaya a lot of people karani is like ano mo ang imong value as a person. So, yun. Next question.
Good guys, ako maging host karon. So, my question for Alice, okay, Andrew, what is your channel is going to be about? Me, my channel, I want my channel to be, you know, versatile, like everything. I want to start ano from... versatile ba yun? Ano lang? Kana mo nag flexible lang ako ang channel. Like, I want to... Anything is... Yes, mag-vlog about my daily life because out of boredness, I just created my channel out of boredness. And then... I just want to share, and if ever this channel will be promoted, yes. Please, okay. So little money. So next is, what are your favorite things to do? Sa atwa na lang duha. Ay, imo nga lang. Okay. Ay guys, if ever man pwede, tamad mangod ko na pagkatao. Like, dili isad ko ganan mag-edit-edit ng video. So di ko ganan mag-open ng YouTube account. Yeah. So, if ever ma ako YouTube channel, guys, subscribe to my channel. Yes. And I will post my first vlog in Facebook. Competitive. Competitive. Okay, whatever. What are your favorite things to do? So, ikaw. Me, I just, you know, read my book every morning with my iced coffee. Paborito kay nako na siya every morning. Like, it's my morning routine. And then... No, just the usual. If I don't have anything to do, I'll practice my guitar and then magkanta-kanta lang, play with my dogs and walk with my dogs. So mine is ano? Magstock boys. No. Sa TikTok. Ah, correct. Di ba BFF? Agree ka BFF? Agree ka? Guys, if you have ano, if you have Clash of Clash. Fan of GTNML, you can follow me. Who can follow me? Add me. I follow. Add gani normal. Yung gin. Add me. Beverage and Brie. Call of Duty. Double E. BREEVERAGE. So yes. Follow me and. Follow me. Add me. Tapos sa ML is BREE. So guys, don't forget that ID. Then ano, mahilig din ako mag cook. Yes, pero wala ko'y budget pang cook. So yun, may cactus ako. So mahilig ako magplant. Yes. Plantita pala ako. Charot. Sharpes. So next question. Ako dapat mag-hold anak ay. Eh magyatag sa ako. Ay, oh, question. Do you hope to get famous one day? No. I don't. I like my company. My small company na. Like, this company, yeah. Okay. Enjoy man? Enjoy man siya. Kana ing-ani lang. Like, ganito lang, guys. Yeah, we enjoy this na. We don't want to get famous because, famous people, siguro, para sa ko is kanang, ma-invade na ang privacy and I don't want that. Even in my room, I always lock my, my room because I want my privacy to be, I mean, I want myself to be all mine. Ano lang. So, BFF. Siguro for me is, dili na ako ni Goro. Famous naman siya daan. Dagan na siya kay Ila, promise. What char? Friends lang. Kay Ila, hello, hi. Yeah. Pero guys, di lang ako nag-dream na maging famous. Like, gusto lang ko na dagan ko kay Ila. Kasi, yeah. Syempre, dahil big vibes. So, malalaman mo kasi yung mga tao na yung parang kung saan mag-fit yung personality mo. Yeah. And for example, kung ano yung mood mo, diba? So, if you have, madami kang friends, so madami ka nang makakasama. And if ever na makasabay mo sa ibang lugar, uy, ganun, may kakilala ka sa artist, diba? If ever na ma-lost kayo sa isang island or isang place, at least, diba, you have a lot of friends, kilala ka. Next question. Ah, okay. Next question is, are you starting a channel for the money? Money? I don't know. Actually, my channel started because I was bored. Before, I posted videos na song covers.
Tapos, out of, that was just out of boredness. And then, this online class kicks. So, na-stop na ko siya. And then, this summer na. Mm-hmm. Summer break na siya. So, bored na naman again. And my mother don't want me to work sa Davao because of the pandemic. The pandemic. So, kana just things to do. Pag wala ko mabuhat, yun kanina na. Yeah. Question is, galing sa Instagram. So, question is, second choice course. Sa ikaw, my second choice, of course, is veterinary, yes, because I love animals. Pero I don't want to be medically inclined because makakita na kong dugo or yes, like kanang like anything. Like, sa dugo. Yeah. Or kanang mga dead. Even mag visit og mga funeral or weep. Di ko kakaunog tarong, like, mag-kick akong pagka-vegetarian. Mag-kick akong pagka-vegetarian. Busa na akong weakest part dyan sa kong self na higit ko ganun magkataro funerals kay anang madlok ko. And dili ko ganun magdamgo sa, or di ko gusto na, panaginipan yung namamat, yung mga patay. Yeah, I super don't like that also. No. So, for me, second choice ko na course dati, siguro nag-engineering. Char! I love math. Engineering girl! Pastor. Dili lang dyan math yun! Dili lang dyan math! Ayaw ba! Sige, ipakaon ako si AJ sa emo haron. Ayaw! Dili mo na! My hair! Guys, akong gusto dyan before is... Gusto ko na, ayaw ba? What's up? Gusto wala ko. Wala, I'm just laughing. Before, dream ko maging electrical engineering. Oh, diba din? Electrical engineering. Or kung dili electrical engineering kay... Wala kasi akong future sa drawing. So, gusto ko mag-arky, pero like, wala akong future sa arky. And... Or, di kaya is to become... To become his wife. chef. Yes, culinary. Like, I love that. So, yun. Wala kasing enough budget para magpa-aral sa culinary school. Ano sa imo? Expensive ang culinary. Kaya ka pa mag-gasto sa mga... Okay. So, when daw nagka-interest maglaro ng volleyball si Mark Andrew or me? Just like I said, influence of friends. Yeah. Sa influence of friends ng Jude, like, makita mo good na ako na kanam they're playing, well, they're having fun. Like that. Like, umunsyo na siyang essence sa pagdula. Dapat na dyan ang fun. Yes. Yeah. And, ako is, guys, a quick story lang. Kabalo, you know na first ko na nagka-interest ng volleyball is nung intramurals namin dati nung elementary. Kasi before, badminton player ako. Yes, and so, very athletic. Nag-change ako ng sports which is volleyball nung intrams that time. And nag-try lang ako mag-surf ng yung ganyan. Ano ganyan? Underhand service. And I was happy that time kay napasok ko sa kabilang court yung bola. So, feel ko na magva-volleyball ako for the next years. Kay, like, na-enjoy ko kahit nakapasok lang ako ng isang bola. So yan, happy ako. Yes, enjoy. And nakapasok ko ng varsity that time ng grade 5. So, yun. Pero hindi man ako marunong maglaro ng that time. Ang alam ko lang mag-serve. Eh, madami pang magagaling sa amin na time. And right now, so, ang iyang service, ang pinakalisod i-receive kay isa ka barangay ang naa dito sa isa ka bola. Matarget biya kay kasako ako sa'yo mag-serve ka, ha? Crazy. Deserve. And for our last question, this is
The last question that we've been waiting for. Huh? What question is we've that? We've been waiting. We've been waiting. Sure. Oh, it's crazy. Guys, this question is from a friend of Mark Andrew. Friend. Okay, question is. But dita actually kay ano lang ito kay Mark Andrew lang ito na question. I'm not included with this question. Kay, crazy. Intended lang for you. So ang question mo is, but di tayo nag-work? Char, may minamahal ka ba ngayon? No. Maybe char lang. Actually, because our two worlds siguro didn't meet. Like, kanang, we both have our worlds kasi. I have my world in just in playing and spending time with friends. Mostly with friends. Yes, like that. While siya is yung parang he also has his own world and also yung parang ano. And then the time na we meet our worlds is yung parang yeah, we don't communicate well siguro, Anna. Yes, we don't communicate well. Honestly speaking, we don't communicate well. Yes, if you're watching this, ako na lang mag-talk. Gaga ka. We don't communicate well lang din siya kay. Kasi Mark Andrew is a very ano person like parang my principal like na nawili siya sa company namo as of my friends niya. He wanted to be with us kaso he's a lot of errands and that time kasi it was his ano second semester. Second semester that time and he's been very busy that time and actually magka-time lang siya sa amin if gabi pag maglalaro kami and we all know na he's very tired at that time pero knowing me sasabihin ko kasi sa kanya na ganyan Mark Andrew kay nagabago ka. It means you're changing or nagbabago ka na kasi kaya hindi ka sumasama. Actually parang joke siya para sa amin pero yes. Depende na kung sino makonsensya ganun. Like I always told them like oh mo na kay gabago mo. So kani si Mark Andrew is isang anak lang na siya mabikil mas mugo na siyang okay gabago ko ang ayan na mag-merge na siya no need na mag-ingon si Brianna of okay yes. Gabago ko Mark Andrew kong yes bre gabago ko so muban jug ko siya na dyan mismo mag-ingon anak sa ko so sorry siguro kung if katong imong pass if you're watching this video I hope you understand na ngano ingani si Mark Andrew and on behalf of Mark Andrew I'm so sorry if there are things na wala nag-work sa inyo ha I hope I know na naging lesson ka din kay Mark Andrew and that siguro I hope na if you are looking for someone karon I hope na mas mapahappy pa ni mo imuhang loved one. Yeah. And actually, Mark Andrew is doing well also. I'm doing fine and also, I happy hope siya you're ngayon. Doing fine also. Even na wala siyang ano ngayon. So, he's working with it kasi matatag. Strong kasi ito si Mark Andrew. So, no need to worry about him kasi yeah, he's a very strong, independent person. And I hope you too. Arigatou gozaimasu. So, that's it. Thank you so much, guys, for watching my second vlog with Brianna, Jean, and Alicel. Just spoofed around. Umalis siya because he has some errands to do. Okay. Thank you so much. So, guys, don't forget to subscribe on my Instagram and Twitter. You can follow me my social media accounts. It's Breverage. All of my social media accounts from TikTok, Twitter, Instagram, and ano, Telegram. Uy, Chubby! Charot lang. You can follow me on my username, Breverage, or BREEVERAGE. So, follow me, guys. Yes, and for me, or napaka, and
don't forget to subscribe on my channel soon. Soon to be. Yes. 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 And for me, yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Just click the subscribe button. Don't forget to like, share, and share. Don't forget to like and subscribe, and click the notification bell for more updates. For more upcoming videos. We love you, Mark and his friends.